ay dadako na sa ating pagbibigay. Amen? Ang sekreto ng ating pagpapala. Handa na po ba tayo? Ay, naunang ayunan natin. Ah. Handa po, na, po ba tayo na tumanggap ng pagpapala sa ating Panginoon? Amen. Amen. Samahan niyo po kung makipagbukas sa Exodo chapter 3 po, verse 7. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang daing. Kaya bumaba ako upang sila'y iligtas, ialis sa Ehipto at ihatid sa lupain mayaman, malawak at sagana sa lahat ng bagay. Ito'y ang lupain ng mga Kanineo, Hetyo, Amoreo, Pariseo, Heveo at Jebuseo. Nung tinext po ko ni Pastora Roan na ako daw po yung mag-exert ng offering. Eh, inisip ko na agad sa Lord, sabi ko, Lord, paano ko po ba i-exert ulit yung offering? Kasi matagal din po ako hindi nakapag-exert mo. So pagbukas ko po ng Bible, ito po yung nabasa ko. Exodo chapter 3, verse 7 to 8. At sabi rin po ng lingkod ng Diyos sa mga susunod na linggo, pag-aralan daw po mag-exert na ikapuatando. Amen po ba? At nung nabasa ko po itong versikulo na ito, kasi po ako nagbibigay din ako eh. Kasi di ba po ba lahat tayo nagbibigay? Lahat tayo nagbibigay, amen po ba? Amen. Lahat po tayo nagbibigay ng ikapuatando. At alam niyo po, dumadating ang time sa akin po sa experience ko na pag hawak ko po yung salapi, meron tayong plano para sa salapi na yun. Amen? Halimbawa, sumweldo, meron ka na agad plano sa salaping hawak mo. Amen po ba? Lakasan po natin ang amen natin. Amen? Amen. At alam niyo po, inilalaglag ko po yan sa open bag. Pagka nanilis ko na po yung pera na yun, na nag-iisip tuloy ako, naku, paano na yung ano? Paano na yung ganyan? Eh, kasi plano ko ganito, ganyan eh. Amen po ba? Bigla nang dadating yung pag-aalala sa ating mga isipan. Amen po ba? Hindi po ba sa ating pagbibigay, bago or after natin magbigay, bigla tayong mapapaisip na yung naibigay natin, eh parang magdadalong isip tayo, bakit ko ba binigay? Amen po ba? At nababahala tayo dahil yung mga inilya natin sa mga pera na yun, eh nawalan na. Amen po ba? At alam niyo po yung nabasa ko sa Exodo chapter 3 verse 7, ang sabi ng Lord doon, narinig niya ang inyong mga daing, nakikita niya ang inyong mga nakikita niya ang daing ng kanyang mga anak. At ang sabi po doon sa binasa ko, iaalis ko sila sa lugar ng Ehipto at iahatid sa lupaing mayaman, malawak at sagana sa lahat ng bagay. Alam niyo po, tumusok at ang problema sa akin sa verse na ito. Amen? Marami tayong pinagkaaalalahanan. Ibig ko sabihin, marami tayong inaalala. Amen? Marami tayong mga daing at may mga sitwasyon tayo na mahirap. Amen po ba? At ang sabi po ng Panginoon, nadidinig niya, nakikita niya kung ano ang sitwasyon mo. Nakikita niya kung ano ang mga daing mo. Nakikita niya kung ano ang pangangailangan mo at handang tumulong ang Diyos. Ano po ang sabi ng Panginoon? Bababa ako, aalisin ko sila sa lugar ng Ehipto at iahatid sa lupaing mayaman, malawa at sagana sa lahat na bagay. Amen po ba? Iahatid daw po tayo ng Diyos sa mas malawak pang sa mas magandang kinalalagyan at sa mas magandang kalalagayan. Ililipat daw po tayo ng Panginoon sa mas mataas pang antas na buhay. Amen po ba? Amen po ba? Kaya naman po sa mga tapat na nagbibigay sa Diyos, humanda na po kayo sapagkat ililipat kayo ng Panginoon sa mas mataas na antas. Amen po ba? Ang mga regular na nagbibigay ng tithes and offering, ang pinapasabi po ng Panginoon, humanda na po sapagkat dadami ang business mo, lalaki ang kinikita mo, ipopromote ka ng Panginoon kung tuloy-tuloy mong ibibigay ang tithes ng may katapatan ng ikapo at handog mo. Amen? Sapagkat nakikita ng Diyos yan, nire-release mo yan. Lord, ito po para po sa church rental. Nakita niyo na po ba yung sobra natin? Amen? Di ba po ito kinukuha po natin doon sa mga pastora natin? Nakalagay po dyan tithes, radio ministry, tracts and evangelism,
church rental, mission to the world, music instrument, full-time workers, first fruit, anniversary po ng church natin, love gift for the man of God, and margins of compassion. Nakikita po natin yun, hindi po ba? Lagyan mo lahat yan! Amen! Hello! Meron po ba ang kausap dito? Sabagat nakikita ng Diyos ang mga hinalain mo, at handa kang tulungan ng Diyos. Amen po ba? At sa mga bago po natin kapatid, Malakias 3:10. Amen? Ibigay mo ng may katapatan ng iyong ikapwa at nandong. Ibig sabihin po, ang 10% ng iyong kinita. Subukan mo gawin ito at bubuhos sa iyo ang masaganang pagpapala na Panginoon. Amen po ba? Kung gusto po natin yumaman, kung gusto po natin lumaki ang businesses natin, kumita tayo ng mas malaki. Isa lang po ang sikreto, ang patuloy na pagbibigay sa gawain ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Amen! At ang ganda po ng Exodus 3:7 eh, na iaalis daw sa Ehipto at ihatid sa lupaing mayaman, malawak at sagana sa lahat ng bagay. Amen po ba? Kaya po tuloy-tuloy po tayo sumuporta sa Kingdom of Jesus Fellowship sapagkat paalis na po tayo. Palipat na po tayo ng ibang bansa. Amen po ba? Kaya ang mga support po natin, tuloy-tuloy po natin ihulog at lakihan mo pa. Amen po ba? Sa pagtaas, sa pag-promote ng Panginoon sa lingkod niya, kasama po tayong lahat. Amen po ba? Tumulong po tayo higit sa lahat sa gawain ng Panginoon. At masingit ko rin po ito, tumulong at magbigay din po tayo personal sa lingkod ng Diyos. Amen? I-share ko lang po ang ikalawang hari 4:8. Dito po mababasa po natin si Eliseo at ang babaeng Sunamita. Ilagpasayin nyo na lang po sa bahay ninyo. Kwento po nito, binigyan ng babaeng Sunamita ng kwarto ang lingkod ng Diyos sa kanyang tahanan. Kasi pag pumunta si Propeta Eliseo sa lugar na yon, sa tahanan nila, dumidiretso yung lingkod ng Diyos. Nung pinagawaan niya yun ng kwarto, amen, binigyan na yun ang kusang loob at hindi ni-request yun ng man of God. Amen po ba? At tinanong nila sa iyo kung may hinihiling ang Sunamita. Pero hindi ito humiling na kahit ano, ngunit sinabihan siya nila sa iyo na magkakaanak siya at ito'y nangyari. Dumating ang panahon na nag-aanak na siya, ngunit ito'y nawala rin o namatay. Lumapit siya sa lingkod ng Diyos at pinanalangin at ito'y muling nabuhay at sila'y nagpasalamat sa Diyos. Amen? So tumulong ang babaeng Sunamita na iyon sa lingkod ng Diyos. Amen? Pinaghirapan man, kusang loob mo man itong ibinigay sa lingkod ng Diyos, asahan mo na may kapalit na gantimpala ang Panginoon sa buhay mo. Amen po ba? Mababasa din po natin ang kaparehong kwento sa unang hari 17, chapter 17 verse 7, na tinulungan ng isang babaeng balo ang lingkod ng Diyos. Amen po ba? Kaya naman po sa ating mga buhay, kasabay po ng pagsuporta natin sa Kingdom of Jesus. Amen? Bigyan po natin ang para sa lingkod ng Diyos. Amen po ba? Ibigay po natin ang para sa lingkod ng Diyos. Sapagkat ang biyaya ng Panginoon ay dadaloy sa buhay mo. At kung anong promosyon ang mararanasan ng lingkod ng Diyos, mararanasan mo rin sa buhay mo. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Kaya po sa oras na ito, tayo pong lahat ay magbigay. Nabigay na po natin ang ating mga ikapwat handog, ang ating mga the best na ikapwat handog para sa ating Panginoong Jesus. Ito po muna lahat, pag-pray po muna natin ating mga tithes and offering. Tayo po yung mukha at kumikil. Panginoon, marami pong salamat sa mga kapatid ko pong nagbigay ng mga ikapwat handog. Salamat, Lord God, sa kanilang mapagbigay na puso. Salamat po, Lord, at naniniwala kami, O Diyos, na ang mga nagbigay na ito, Lord, ay pagpapalain mo. At naniniwala rin po, O Diyos, na ang kanilang mga pangangailangan ay tutugunan mo, Ama. Sapagkat sinabi mo po, O Diyos, sa iyong salita na kung uunahin ka namin, Panginoon, ay dadaloy, Lord God, ang pagpapala sa aming mga buhay, Ama. Kaya naman, Lord, maraming salamat, Panginoon, maging sa mga hindi nagbigay, O Diyos, sila po ay bigyan mo, Lord God, ng mga mapagkakakitaan, O God, at makapagbigay din, Panginoon, ng ikapwa at hundong sa iyong harapan. Salamat po, O Diyos, pagpalain mo ang kanilang mga pinagkakakitaan, ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga negosyo, Panginoon, at ikaw na pong bahala sa kanilang mag-promote, at naniniwala po, O Lord, na pagkatapos mo nilang ibigay ang kanilang mga ikapwa at hundong, hallelujah, ay dadali, Panginoon, sa kanila ang kasaganang pagpapala. Sa iyo po lahat ang papuri, pasasalamat, Lord. Magamit mo lamang, Panginoon, ang kayamanang ito, ang mga
sa ikalalaganap ng iyong salita ng Lord. I-multiply mo, Ama, at maabot namin ang maraming kaluluwa, Lord, sa pamamagitan, Panginoon, ng mga ikapot ng doon ito. Sa iyo pong papuri, pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon sa Jesus. Amen.